Ito po mga kapatid and idol ay pananakit po sa isang minor de edad idol dahil sa chismis. Nagalit daw po idol si kapitan dahil chinismis daw siya. At ito idol ha, hulaan niyo po. Ang chismoso po dito, maniwala kayo sa hindi mga netizens and idol. Sino? Si Tanod. Nako po! Nagsamang chismosong Tanod chairman ang naging ending menasaktan. Nabugbog. Nasa linya na idol si alias Chris. Kasama po niya si Lola Rose Divina po. Chris? Oh, idol. Magandang hapon sa'yo. Magandang hapon din, idol. Ano ba nangyari dun sa video? Na, well, yung actual na video, yung hindi namin inedit, talagang sinasapok-sapok ka doon, nanggigigil si chairman. Bakit? May nagsabi sa kanya daw na nagsabihan ko ng masama siya sa idol, pero wala naman akong sinabi. Ah, so may chismis kay chairman na sinabi mong masamang ugali niya? Ganon? Hindi po. Yung minura-mura ko daw siya po. Minura man talaga o hindi? Hindi naman po. At sino nag-chismis kay chairman na minumura mo raw siya? Pakita po, pakita. Pakita? Opo. Sinaktan ka, pero ang pagkasabi sa amin, nung malaman ni chairman yung tungkol sa chismis ni Pakita, na pinagmumura mo siya, pinatawag ka sa barangay at pinusasang ka, tama? Opo, opo. Okay. Pwede ba makausap ko na lang yung ano, yung nasa likod mo? Sino ba nasa likod mo, yung lalaki? Si sir? Idol. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Ikaw na lang, sir, magsasalita. Total, minor naman siya, sir. Pwede ka magsalita para sa kanya. Anong pangalan niyo po, sir? J. Mark Torga, idol. J. Mark. So, ikwento niyo lang po, Sir J. Mark, paano nangyari? Simula yun, sir, idol, nakainom yung bata. Okay. Nakainom. Ngayon, lumabas. Pinipilit niyang kunin yung motor niya sa lola niya. Sabi ng lola niya, huwag mo lang kunin. Kasi, lasing siya. Ngayon, inang, uwi na lang ako, sabi niya. Ito, uwi, idol. Okay. Ngayon, sinundan naman ni nanay niya, si alam mo, uwi yung bata, nakasunod si nana, lola. Opo. Yun, hanggang pagkatid niya sa bahay nila, wala naman siyang naisasabi. Nung nandun siya na, ano, na kinukuha yung motor, may biglang, ano, mayroong konsehal na pumunta sa kay Lola Divina. Konsyal po ng bayan o kagawad po ng barangay? Kagawad po, idol. Kagawad. Okay, sige po. Ngayon, yung bata, sinulat yung bata, kinukuha yung motor, bigla na lang umano ng eksena naman yung kagawad, sinigmuran ng dalawang beses yung bata, ngayon, umuwi yung bata. Sir, pass forward tayo. Doon na po sa party na nasa barangay na itong inyo pong pamangkin. Paano po siya nakarating sa barangay hall? Nung nakauwi niya siya, idol, sumunod yung kagawad na dalawa at saka isang tanod. Okay. At dinampot yung pamangkin ko. Dinala dun sa barangay? Oo, pinusasan siya at kinaladkad na pinunta sa barangay. Ang sabi, bibigyan lang daw ng pag-ano na salita para maayos, magipag-ayos. Okay. Daw, idol. Pangarara okay. Lang, parang ganun. Oo, yung idol. Kaya sa akin naman, sinundan ko siya. Opo. Yung kapangkin ko. Yes, sir. Ngayon, pagkadating niya sa barangay hall, pinaupo siya doon. Doon siya binangatan. At sinimple naman namin na binidyo yung kapangkin okay. Ko na isa. Okay na, sir. Okay na, sir. Okay na yun. Meron naman video na talagang sinasaktan yung bata. Pero may tanong lang po muna itong mga netizen, lalo si Mylene O'Hara. Bakit minor de edad lasing, at lalo ngayon COVID, tapagalagalang lasing at gusto pa mag-drive ng motor? Napabarkada po, idol. Okay. Sino ba mga magulang niya? Nasa ibang bansa, idol. Sino ang dapat ang guardian niya nagbibigay gabay sa kanya? Yung lola niya, idol, kasi yung tatay niya, PWD. PWD. Tatay, yung nanay, OFW. Yung katabi niyang, si lola ba yung katabi niya, yan yung guardian niya ngayon? Opo, idol. Pero malayong bahay nila, idol. Okay. Chris? Idol? Meron kang pagkakamali. Bago kausapin si chairman, ito dahil sa a message ng isang netizen, pangangalan kita at tama nga naman yung netizen, si Mylene O'Hara. Idol. 17 years old ka pa lang at lasinggero ka na at mamimilit ka pang kunin yung motor. Kung nadisgrasya ka, buti na lang at hindi binigay ang motor. Sa pumimilit mo, baka nabulabog yung buong barangay hanggang sa makarating sa kagawad at tanod, ayun, dinala ka sa, siguro nagwawala ka, dinala ka sa barangay hall at doon ka nasaktan. Di ako nagwawala, idol. Sinikmuran kasi ako ng isang konsyala, idol. O kaya, kasi lasing ka.
Maka nag-iskandalo ka dahil pilit mong kunin yung motor at ibigay sa iyo. At lola, siyempre, spoiled ka kay lola. Baka nagsisigaw ka doon, nagwawala ka. Siyempre, si lola, hindi ka papatulan dahil mahal na mahal ka. Pero yeah, itong mga konsyal, itong mga kagawad at tanod, papatulan ka. Hindi po ako nagsisigaw sa kinalola ko, idol. Sige, kunin natin yung side naman ni Chairman. Chairman Roel Cortez ng Barangay Zinarag, Apari, Cagayan. Chairman, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Boss Rapi. Po, Chairman, ayun, kitang-kita po sa video yung pananakit niyo po sa bata. Oo, sir. Ano nangyari, Chairman? Sa totoo lang, sir, kinumpronta ng kagawad ko siya. Opo. Nasa highway. Highway, okay. Sabi ng kagawad ko, tama na yan, sabi, sir. Bakit? Anong sabi na tama na yan? Anong ginagawa niya, sir, para siya ipatigilin? Yung gano'n, sir, yung sinasabing wala daw akong silbi, buta ako na kapitan, sir. Nagsasalita siya laban sa'yo? Oo, sir. Oo, sir. Bakit siya nagsasalita? Sinong kinakausap niya? Sinong pinagsasabihan niya na bobo, kapitan? Ewan ko, sir, kanong kasalanan ko sa kanila, sir. Hindi, sinong pinagsasabihan niya, sir? Sinong kausap niya noon, itong bata, nung nagsasalita siya ng mga masasamang? Si kagawad ko, sir. Yung kagawad ko si Rigonan, sir. Si kagawad Rigonan, pinagsasabihan niya na bobo ka raw, kapitan, sabi? Oo, sir. Okay, sabi ni kagawad, tama na. Opo, sir. Tapos, sa highway po ito. Anong oras po yun? Mga hapon, sir. At saka nung pauwi na, sir, di ba medyo malayo sa highway at sa kanilang bahay, maraming nakarinig doon, sir, na ganun ang sinasabi, sir. Minumura kayo? Yes, sir. So bukod kay kagawad ninyo, marami pa nakarinig ng mga kabarangay? Opo, sir. Opo, sir. Opo, sir. Marami sanang mag-witness, sir, pero isa lang naman yung pan, sir. Okay. So ngayon, pinatitigil ito ni kagawad, itong si Chris, ayaw niyang tumigil. Opo, sir. Opo, sir. Pero dapat, di ba, pag dinala sa barangay, since minor to, dapat kasama yung kanyang guardian, yung kanyang lola. Hindi naman alam na minor, sir. Pero di ba dapat nasa patakaran niyan, Chairman, kapag kayo po'y nagdadala ng tao sa barangay? Meron yung kapatid niya, sir, pati yung lang video, sir. At saka yung... Anong pangalan mo, sir, at ilang taong ka? Di ba? Nung malaman nyo ng minor de edad, oops, tawagin nanay. Kasi Chairman, pag bumili ka nga ng alak at sigarilyo, tatanungin yung edad mo, matik yun. Hanapan ka ng ID, di po ba? Ganon din dapat ang gawin yung patakaran. Pag kayo po ay nagdala ng isang lalaki o babae sa barangay, matik tanungin yung pangalan at edad. Opo, sir. Kung saan din nakatira. Maliban na lang kung talagang lola na, o alam mo katulad ko, hindi mo natanungin pa ang edad ko. Kasi opo, sa mukha ko pa lang, unless kung sabi mo, ikaw ba'y 17 pa lang? Rapi. Abay sabay, bunod ko ng wallet. Chairman. Thank you, Chairman. Diba? So, anyway, so dinala po sa ni kagawad sa barangay. Pagdating po sa barangay, bakit nag-init ang ulo niyo, Chairman, at hindi na kayo nakapagpigil? Ewan ko kung anong talagang kasalanan ko sa kanila, sir. Kung bakit nasabi nung ganun, kung anong problema niya sa akin. Okay. Ang pagkakaalam ko, sir, noong ECQ, di ba, lahat sila pag-alagala. Opo. Pinabigbigyan ko sila, sir. Kinakausap ko. Di ba, sir, pinagbibigyan ko sila ng ganun. Ano ba talaga ang mabigat na kasalanan ko sa kanila kung bakit nila nasabi na wala akong silbi at bobo kong kapitan? Sir, narinig mo na ba yung kasabihan na yung pong respeto ay kusa ibinibigay at hindi po hinihingi? So okay, there must be, sir, something wrong kung bakit po hindi kayo ginagalang. Baka naman, sir, meron silang nakikitang hindi ganito, maganda, sir, sa inyo. Yung father niya, sir, dati kong tanod. Okay. Naalis ko siya, sir, dahil may mali siyang nagawa na ayaw kong gawin niya, sir. Okay. So para nagiganti ito, may tinatanim na sama na loob. Mali naman yung ginagawa, sir. Ba't ko pa panatili yung tanod? Okay, sige. Nandun na tayo, Chairman. So, maling itong ginawa ng bata. Pinagmumura ka sa likod mo, nakarating sa'yo, at hindi mo nalaman na minor pala ito. Pero ba't kinakailangan pa, Chairman, pagbuhatan ng kamay, sir? Yung nga ang mali ko rin, sir. Alam kong mali ako dun, sir. Pero ano ba talaga ang bilang pan, sir? Alam kong mali ako dun, sir. Ano po? Tinatanong niyo po ako, ano ba talaga ang dapat gawin? Yan bang gusto mo? Tanungin sa akin. Sige po, sasagutin kita kung yun ang gusto mong tanungin. Pag halimbawa, ako po'y nalagay sa ganong sitwasyon na pinagmumura ako, nakarating sa akin at nandiyan na sa barangay, okay, sa harap ko, hindi ko pa pagbubuhatan ng kamay, Chairman. Opo, sir. Tatanungin ko, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako pinagsasabihan naman kung ano-ano sa likod ko at kumakalat na sa komunidad? Ano ba talaga ang ginawa kong hindi maganda sa'yo? Tanungin mo muna.
Pero bago mo tanungin, kung ako kasi chairman, kita ko lang yung mukha niya, o kahit na wala pang, kahit na may face mask, parang halatang minor to eh. Tatanungin ko ngayon, ilang taong ka na ba? Pag sinabi niya 17, okay, at amoy alak ka, patawag ang guardian. Meron, merong kasama nun sir, yung kapatid sir. Oh, edi sana chairman, hindi niyo po binubog. Pinangalala niyo doon na hoy, ikaw yung anak ni Tanod, tama na yung galit ninyo sa akin. Yung nga sir eh, yung ang kamali ko lang sir, pero aaminin ko naman sir, pero di ba sir, as magulang din ako. Tama. Dahil ako mismo, yung pan sir, yung mga anak ko, sa ganitong sitwasyon sir, hindi po sila lumalabas. Apa, sir, you are considered as a second parent. Pero iba po yung talagang tunay na magulang versus kayo po na tinaguri ang pangalawang magulang dahil sa barangay chairman, ama ng barangay. Yung parent, medyo loose ng konti ang ating pong, siguro sabi natin, kultura at maging ating batas na disiplinahin yung anak. Whereas kayo po bilang barangay chairman, nahalal dyan na para pag-maintainer ng peace and order, katahimikan, okay, sa barangay, you're not allowed to use physical force to discipline somebody sa inyong barangay. Opo, sir. Kayo po ay hanggang advice, and then kapag hindi po nakuha sa advice, kayo po ay mag-i-issue ng unang patawag, pangalawang patawag, patlong patawag, and then after that, then certificate to file action. Opo, kung meron nagrabyado, kung kayo mismo nagrabyado, then you go to court. Opo, sir. Meron kasi kayong accountability, ano, chairman eh. Yan po yung pinagkaiba nyo sa tunay na magulang at saka versus kayo po na hinalal ng bayan. At saka isa pa, chairman, dapat nung kayo po ay pumalaw sa politika, hindi dapat kayo naging balas sibuyas. Medyo kapal-kapalan nyo po yung mga mukha nyo. Totoo. Tibay-tibay yung dibdib nyo sa mga marinig yung pananalita. That is the price you have to pay for being a public servant. For being in government. Opo, sir. Okay, sir. Okay, inamin ni chairman na meron siya pagkakamali. Ano pong gusto nyo mangyari? Gusto ko mangyari, Idol. Yung dapat na gawin na lang sa kanya. Hindi yung... Kasi pagka... papatawarin namin siya, pagka ginawa, pinatawad namin siya, gagawin niya sa iba eh. Kung pwede lang sana, Idol, yung dapat na gawin sa kanya, meron na narapat. Hindi na kailangan na ano. Okay. Take note po, may kasalanan din po itong inyong pamangkin. Kung tutusin, dapat may pananagutan din dito ang kanyang guardian. It so happen, ang kanyang guardian ay si Lola. Okay. Kasi sir, bilang guardian, responsibilidad ninyo na ilagay sa ayos yung pamumuhay, pag-uugali, at mga kung ano pang pinanggagawa nitong batang ito. Dapat palagi nasa ayos. That is the responsibility of the guardian. In this case, hindi siya masyado nagagabayan ng tama dahil naging lasenggo siya. Di ba? Dapat at the first instance na nalaman ninyo na pala ito umiinom, gumawa kayo ng paraan na ipatigil yung pag-iinom niya. At meron pang insidente na lasing na lasing at gusto mag-drive. O buti nga, hindi natuloy. Buti na nga, kung akong papipiliin, nabugbog siya versus nabigay sa kanya yung motor. Sorry ha, worst of two evil. Worst of two evil. Mas pipiliin ko doon na sa nabugbog siya at magreklamo na lang at paparusahan yung nabugbog. Versus, pinahiram sa kanya motor, nakuha niya yung motor, and then nakadisgrasya siya, nakasagasa siya at namatay yung nasagasaan niya dahil lasing siya. Nag-guess niyo po? Opo, Idol. May problema rin po kayo. Opo, Idol. Ng mga kamag-anak. Dahil hindi naman po maging lasenggero to kung hindi matagal na niya ginagawa itong pag-iinom. Ibig sabihin, hindi siya inaawat. Pinapabayaan lang siya uminom ng uminom na uminom. Hindi siya nababantayan. May problema din po kayo, mga guardian, mga kamag-anak. So kung ako pong tatanungin nyo, kaysa naman sasabihin nyo gawin ang narapat and then later on mag-aarigluhan lang at maantong sa bayaran, I would advise na magkaayos na lang po kayo. At itong bata, pangangaralan ko na lang, sa iyo ko na sabihin, na, alam ko na nakaintindi siya, alam mo, Chris, ayan ang naging resulta ng pagiging mong isang lasenggo. Kung hindi ka sana naging matigas sa ulo at pasaway at lasenggo, hindi sana napunta sa ganon sitwasyon na ikaw ay makaladkad sa barangay at masapok. Kung naniwala ka sana sa sinasabi ng mga matatanda, kung sinasabihan ka na huwag uminom dahil bata ka pa, at yung alak, kung ikaw ay darating sa time na inom na, ilagay sa tiyan at huwag sa ulo, hindi sana nangyari ito. Huwag ka nang uminom. At saka pandemic ngayon, di ba? Paglasing ka, naku, very vulnerable ka na mahawaan. Meron tayong tinatawag na UK variant, mas matindi yun. Paglasing ka na, wala ka nang pakialam dyan, hindi ka na magpe-face mask niyan. I'm sure dahil paglasing ka, mainit ang hininga mo dahil dati umiinom din ako. Tatanggalin mo yung face mask na yan pag nakainom ka na. Now, gagalagala ka na ngayon dyan. Sa paggalagala mo dahil wala ka ng face mask, madali ka na mahawaan.
or kung ikaw ay meron COVID, makakahawa ka na mabilisan. Idol. Di ba? Huwag ka na uminom. Stay home ka na lang. Ngayon, pag-ayusin ko na lang kayo. Yung lola mo at saka itong uncle mo, mag-ayos. Chairman. Sir. Bumisita ka sa bahay ni lola at doon, chairman, mag-ayos-ayos kayo. Mag-usap-usap kayo. Opo, sir. Ikaw may kailangan opo, dito. Ikaw ang pupunta sa bahay ni tong bata, sa lola at doon. Mag-usap kayo, tumingi ka ng patawad at mag-ayos kayo. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Okay, sige. Ganun na lamang. At mag-sorry ka at next time medyo yung kamay mo masyado mabilis. Sir, may kwansala ko, sir. Sana naman, sir, alam ko nagkamali ako, pero ang role talaga namin, sir, ganun. Hindi dapat pagbuhatan ng kapay, pero mas malaki din po ang role ng magulang, ano, sir, gaya ko rin na may mga anak. Yung mga pinagbabawal, sir, alam mo naman, ngayong pandemic, marami akong alam, sir, na sa kanila lumalabas, sinisita lang namin. Hindi ko naman sinasabi, sir, stricto talaga ako, sir. Pero yung mga bata talaga, sir, marami silang ganyan, sir. Sinisita ko lang, pinapauwi. Yun ang pahabang pasensya ko, sir. Ayaw ko lang na masabihan lang, sir, na ganun lang ako, sir. Aba-aba mo pang pasensya mo, chairman. Opo, sir. Opo, sir. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Oh, kailangan yung chairman kasi yun naman talaga ang dapat ginagawa ng isang iniluklok sa ating gobyerno ay magtiis-tiis ka kasama yun sa tinatawag na damn if you do, damn if you don't. Yung bang opo, kahit na opo, ano pang opo, gawin mong kabutihan, may pupuna sa iyo at may magbabash sa iyo. Opo, idol. Opo, idol. Okay? At huwag ka rin patawa-tawa. Ito, meron ka, binanatan ka agad ni Gene Castro. Mali ka rin ka. Opo, idol. Huwag kang patawa-tawa, ha? Ayan. O, si Gene Castro opo, nagalit idol, ko sa iyo. Opo, idol. Alam ko rin, idol. Bilang isang kwan, nagsasorry po ako, pero ang masasabi ko lang po, bilang isang magulang... No, chairman. Mag-sorry ka po sa taong bayan dahil iniluklok ka nila sa iyong pwesto hindi para mambugbog na mga nagkakasala kundi para ituwid kung anong pagkakamali nung nagkasala sa pamagitan ng diplomasya at pag-aayos. Now, mag-public apology ka sa mga netizen para mabawas-bawasan yung kanilang init na ulo sa iyo lalo pat nung patawa-tawa ka. Ayan po si Gene Castro mismo nagsabi. Please lang, chairman. Opo, sir. Opo, sir. Sige po, chairman. Sa ating mga kababayan po, ako po ay humingi ng tawad sa nagawa ko. Sana mapatawad niyo ako. Yun lang po. Okay. Sige po. Salamat po, chairman. So, chairman, punta na po kay sa bahay nitong si Chris at mag-usap-usap na kay chairman, ha? Medyo malubak papunta doon, sir. Maghanap kayo ng pagkakataon, sir. Pag gusto niyo talaga may paraan, gagawa kayo ng paraan, sir, para matapos na, sir. It is also time na ikaw ay mag-reach out sa kanila para ipakita mo na, walang sama ng loob at ako rin, wala na yung sama ng loob sa iyong tatay na tanod ko. Baka ito na yung pagkakataon na para magbumalik ulit yung dating samahan. Okay? Opo, sir. Opo, sir. Sige po. Asahan ko, chairman. Sige. Kay J. Mark. Sir J. Mark, darating po dyan si chairman. Mag-usap-usap kayo ni chairman. Okay? Papalob kami bukas. Sherry, ilagay mo sa whiteboard. Bukas, babalikan namin kayo kung ano nangyari sa usapan. Okay? Sige po, sir. Salamat po, sir. Mga kapatid, meron na po tayong 18.5 million subscribers sa YouTube channel po ni Idol Rafi Tufo. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications kapag meron pong bagong upload na video si Idol Rafi sa kanyang YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para updated po kayo at lagi po kayo nabibigyan ng notifications galing po sa Rafi Tufo in Action YouTube channel.